vascular system. So, circulatory system daw ay isang katawagan pa niya ay cardiovascular. So, sinabi natin cardio, ito yung heart. So, hindi nga naman mag-circulate without the heart. Okay? It's a vital organ system that delivers essential substances to all cells for basic function to occur. Okay? So, itong circulatory or the cardiovascular, isa siya sa vital organ. At sinabi natin vital, importante ito. And importante ito kasi siya ang mag-deliver ng mga substances. No? Ano-ano itong substances? Gaya ng dugo, mga proteins, no? Mga protina. So, sa ating mga cells, para sa basic function ng ating katawan, na kailangan ating katawan. Okay? So, ito yon. This is the heart. Okay? This is the heart and this is the... These are the blood vessels. Ayan. See, yung mga blood vessels. Sa heart, no? Ang heart, nagpa-function yan, magpa-pump yan. Pagka nag-pump na yan, mag-flow yung dugo sa ating mga ugat. So, yun na yung tinatawag natin circulation. So, of course, babalik yan sa heart, and then magpa-pump ulit. So, mamaya, mapatatalakay pa natin kung ano ang tawag dun sa pagpa-pump na yun, papunta sa mga ibang parte ng katawan natin at sa baga natin. Yan. Okay, masahin natin. Ayan. Also commonly known as the cardiovascular system, it's a network composed of the heart. Okay? It's a network composed of the heart as a centralized pump. No, ang cardiovascular daw ay composed ng heart. No, siya ay yung nagpa-pump. The blood vessels, so ito yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo that distribute blood throughout the body and the blood itself. Of course, yung dugo, so mahirap naman na nagpa-pump yun at merong blood vessels pero walang dugo. Okay? For transportation of different substances. So, ang cardiovascular daw is the composed of the heart. So, merong puso, merong blood vessels, so this is the heart, and the blood vessels, and the blood itself. No? So, ito yung composed ng cardiovascular or the circulatory system. Okay? Lang, medyo mabagal lang. Okay, the circulatory system is divided into two separate loops. So, merong dalawang loops ang circulatory system. So, ano ito? First is the shorter pulmonary circuit that exchanges blood between the heart and the lung for oxygenation. So, ang trabaho ng shorter pulmonary circuit ay siya yung nagta-transport ng heart, ng dugo mula sa heart papunta sa baga. So, para magdala ng oxygen. No? Tapos, babalik ulit ito sa heart, i-transport ulit. So, ganun lang ang trabaho ng pulmonary circuit. No? Nagpapalit-palitan lang siya ng dugo. So, mula doon sa puso, pag nag-pump, papunta sa heart para magdala ng oxygen. At the same time, maglalabas ng carbon dioxide sa ating katawan. Yun yung trabaho niya. Kasi kung ang hangin na pumapasok ay nagiging mabigat, ilalabas yun at ito ang papasok, yung oxygen. Pagka nag-inhale tayo, diretso yan sa heart, diretso sa baga. Okay, next. The second is the longer systemic circuit that distributes blood throughout all other systems in tissues or
the body. So, ang trabaho naman pala ng systemic circuit ay nagdi-distribute ng dugo, hindi lang ito sa lungs, hindi lang ito sa heart, but throughout all the other systems sa buong katawan natin, sa mga tissues ng katawan natin, para mag-transport ng dugo. No? Nagdi-distribute. Ibig sabihin, mula dito sa heart, papunta sa ulo, hanggang sa baba, sa paa, sa buong katawan natin. So, yun ang trabaho ng systemic circuit. Nagtatransport siya sa buong katawan. No? Unlike doon sa pulmonary circuit, ay sa lungs lang siya. Sa heart lang, unlike ng systemic circuit naman, ay sa buong katawan. Okay? Both of these circuits begin and end in the heart. So, syempre nga naman, hindi nga naman siya mag-transport without the heart. Kasi yung heart, yun yung nagpapump. So, yung tinatawag natin heartbeat, kaya nag-heartbeat yan. Kasi, kailangan niya mag-transport ng dugo sa buong katawan. So, kung walang magpapump, walang dadaloy dito sa tinatawag natin blood vessels. Ang blood vessels doon, dadaan yung dugo papunta sa katawan natin. So, ilipot, balik ulit sa heart, and then magpapump ulit yung heart, diba? At magka-transport ulit yung dugo. So, that's why we called it circulatory, okay, system. So, meron tinatawag na circulations of blood. Okay. So, remember, ang trabaho ng circuit na ito ay mag-transport lang ng dugo. Okay? Pero may pinagkaiba ang pulmonary sa lungs lang, heart lungs lang. Ang systemic circuit naman ay sa buong katawan. Okay? Also remember na ang lahat ng circuit na ito nag-start siya sa puso. Okay? Sa puso. Puso! So, ano naman ang function? The main function of the circulatory or cardiovascular system is to deliver oxygen to the body tissues. So, ang function pala nito ay mag-deliver ng oxygen, nag-ahatid ng oxygen sa buong katawan natin. Well, simultaneously removing carbon dioxide produced by metabolism. Okay? So, magdi-deliver siya ng oxygen para palitan yung carbon dioxide na na-produce naman ng metabolism. So, metabolism ito yung chemical reaction sa katawan natin. No? Kagaya ng halimbawa, nagdadala ka ng rutina to the blood. So, pagka dumating na yung protein sa katawan, sa dugo ng tao, so magkakaroon ng chemical reaction. So, lalabas yung carbon dioxide. Papalitan na ngayon oxygen. Okay? Ito naman, oxygen is bound to molecules called hemoglobin. So, ang oxygen naman ay papunta siya doon sa molecules na tinatawag natin na hemoglobin that are on the surface of the red blood cells and the blood. So, ito yon. So, kung nakikita nyo yung picture dyan, yung red na yan, yung pula na yan, ay yung dugo. Okay? So, makikita nyo sa loob na yan, yan yung tinatawag natin na hemoglobin. Okay? Ito yung hem, ito yung polypeptide chain, ito yung iron, ito yung oxygen molecules. So, kung napapansin nyo, merong oxygen itong dugo. So, mapasok siya sa dugo, tapos syempre yung dugo magka-transport, kaya nagkakaroon ng oxygen yung ating mga blood tissues. Okay? Next. Beginning in the heart, the oxygenated blood containing carbon dioxide is returned from the systemic circulation to the right side of the heart. So, of course, dahil magsisimula siya sa heart, so the oxygenated blood, so meaning, ito yung
blood na merong carbon dioxide na daladala. So, return to the systemic circulation. So, babalik siya doon sa systemic circulation. So, meaning, babalik siya ulit sa heart, no? Tapos, magpapump ulit. And, pagpump ulit doon, may dala na ulit yung oxygen. Diba? Kaya tayo nag-inhale, papasok yung oxygen sa heart natin, tapos magpapump yun, diretso yun sa body tissue, sa buong katawan natin. So, yan yung tinatawag natin the systemic circulation. So, remember, beginning in the heart, okay, deoxygenated blood, meaning containing carbon dioxide, so deoxygenated. Ito na yung may daladalang yung bubong, may daladalang carbon dioxide. So, babalik din sa heart. So, yung heart naman, papang lalabas ng tao, pagka nag-inhale, papasok naman yung oxygen. Okay? Is pumped into pulmonary circulation and is delivered to the lungs where gas exchange occurs. So, ito yun, magpapump yung heart into pulmonary circulation. So, alam naman natin ang pulmonary circulation, ang function na lang is to bring oxygen to the lungs and pabalik ulit sa heart. No? Natanda natin kanina yung pulmonary tsaka yung systemic, di ba? Ang systemic ay sa buong katawan. Ang pulmonary naman ay doon lang sa lungs. Where gas exchange. Ayan. Where gas exchange. Ano yung gas? Carbon dioxide and oxygen. So, kapalitan lang yun. The carbon dioxide is removed from the blood. Okay, so, yung carbon dioxide, yung maruming hangin ay matatanggal doon siya sa dugo at papalitan ng oxygen. So, the blood is now oxygenated. So, oxygenated na naman yung blood and returns at the left side of the heart. Pagkapasok na naman sa heart, magka-transport na naman yan sa buong katawan natin, yung dugo. Kaya siya nagpapump. Yung dugo natin may kasamang oxygen. Ay iikot yun sa buong katawan. So, iikot yun, mag-redistribute ng oxygen, then mag-absorb ng carbon dioxide, babalik na naman siya sa heart. So, ganun lang yun. So, from there, it is pumped into the systemic circuit, delivers oxygen to the tissues, and return again to the right side of the heart. So, ito nga, paulit-ulit natin sa sabi, yung systemic na naman, I delivers oxygen to the tissues, no, sa parte ng katawan natin, and returns again to the right side of the heart. So tandaan niyo na yung function ng pulmonary and systemic circuit, okay? At ano yung parts ng circulatory system or the vascular system, no, composed of what? Binubuo ng ano-ano, ng mga ano-ano. Yung heart, blood vessels, and the blood itself. So, yung composed. So, tandaan po natin yan. The blood also acts as an excellent transport medium for nutrients. So, ang dugo naman ay nag-act siya or nagpa-function siya para magdala ng mga nutrients. So, doon, pumapasok yung mga nutrients at i-distribute po nun sa buong katawan. Kung ano naman, paano nga naman magka-transport ang nutrients sa katawan natin kung wala itong dugo? At paano nga naman magdadalo yung dugo kung wala itong heart? So, ang heart magpa-pump, okay? Magpa-pump, and then pagka-pump niya, magka-transport ng dugo na may daladalang oxygen, na may daladalang nutrients para sa buong katawan natin, kagaya ng electrolytes as well as hormones. Okay? The blood also transport waste products. So, meron ding ang trabaho ng blood ay nagka-transport din siya ng mga maruruming tawag nito parts ng